Napakalaki ng ginampanan ng kababaihan noong panahon ng himagsikan. Sa labis ding pagmamahal nila sa kalayaan, ang iba sa kanila ay napilitang makipaglaban sa kabila ng kanilang kasarian. Isa sa mga ito ay si Agueda Kahapagan ng Santa Cruz, Laguna, na nakilala bilang natatanging babaeng heneral ng himagsikan. Nakilala rin si Gregoria Montoya ng Cavite na nasawi habang nakikipaglaban. Nakilala naman si Teresa Magbanwa ng Capiz sa Visayas dahil din sa kanyang tapang na mamuno at makisangkot sa mga labanan. Bukod sa pagsali sa mga labanan, marami rin sa kababaihang Pilipino ang tumulong sa panahon ng himagsikan sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga revolusyonaryo kapag sila ay nasusugatan o may karamdaman. Hindi matatawaran ang ginawang kabayanihan ni Melchora Aquino o Tandang Sora na sa kabila ng kanyang katandaan ay kanyang kinupkop at pinakain ang maraming mga katipunero sa kanilang tahanan. Ito ang dahilan kung bakit siya ay ipinatapon ng mga Espanyol sa Guam. Nakilala rin sa mga babaeng tumulong sa pag-aaruga sa mga sugatang katipunero sina Trinidad Texon na tinaguri ang ina ng Biak na Bato, Eleuteria Florentino Reyes ng Ilocos at Bernarda Tagalog ng Cavite. Hindi rin mawawala sa talaan na magigiting na babae ng himagsikan si Gregoria de Jesus na asawa ni Andres Bonifacio na tinaguri ang lakambini ng katipunan. Siya ay isa sa mga nakatuwang na mga katipunero sa pag-iingat ng mga papeles ng katipunan. Ilan din sa mga naging gawain ng ibang kababaihan ay pagiging mamamahayag at makata ng samahan at tagatahi ng mga bandila ng himagsikan. Siya nga pala kaibigan, huwag mong kalilimutang pindutin ang subscribe button upang maging updated sa mga lesson na may kinalaman sa kasaysayan at araling panlipunan. Maraming salamat at pagpalaing kanawa ng Panginoon.